Isang linggo bago ang barangay at sangguniang kabataan elections, dumami na ang mga barangay na nasa red category ng COMELEC. Sa Masbate, umawat lang pero nasawi sa pamamaril ang isang tumatakbong kagawad habang sugatan ang kasama niyang chairman. May report si Tina Panganiban Perez. Sa pagtatalo ng dalawang grupo sa barangay Maingaran, Masbate City, narinig ang mga putok ng baril. Sa inisyal na imbestigasyon, nag-ugat ang gulo sa pambubugbog umano ng mga miyembro ng isang pamilya sa pamangkin ni Barangay Chairman Joseph Martinez na baril sa tagiliran si Martinez na ginagamot ngayon sa ospital. Namatay naman ang kasama niyang kumumpronta sa mga umanoy ng bugbog na si Juvie Pintor, kumakandidatong kagawad, matapos magtamo ng tama ng bala sa dibdib. Hindi pa masabi ng mga pulis kung may kinalaman din ito sa paparating na eleksyon. Sumuko na ang namaril. Pinaghahanap pa ang mga kasama niya. Nakaligtas naman sa pananambang sa Lanao del Sur ang isang kapitan sa Marawi City at ang kanyang inang tumatakbong kapitan. Harap-harapang binaril ang kanilang sasakyan nang hindi pa nakikilalang salarin. Patuloy itong iniimbestigahan. Sormoc City, sugatan ng tumatakbong SK Kagawad at kanyang kapatid sa pamamaril sa kanilang bahay ng dalawang hindi pa nakikilalang salarin. Dinala ang magkapatid sa pagamutan habang patuloy ang imbestigasyon. Nasawi naman ang 5 taong gulang na babae matapos masagasaan ang motorcade ng isang kandidato sa Davao City. Bumilis ang takbo ng kotse, kaya nakaladkad pa ang bata. Ayon sa otoridad, posibleng naapakan ng driver ang accelerator imbis na brake. Sugatan naman ang 2 pang nabangga ng kotse, habang dead on arrival ang bata nang isinugod sa ospital. Nahaharap ngayon sa patong-patong na kaso ang driver ng kotse. Aakuin ng kandidato ng motorcade ang mga gastusin sa pagpapalibing sa bata at pagpapagamot sa 2 sugatan. Dumami ang mga lugar na nasa red category dahil may presensya ng mga terorista, komunista, private armed groups o yung may matinding labanan sa politika. Mula sa mahigit 200 barangay noong October 4, mahigit 300 barangay na ito ngayon. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.